Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Ang pagluhog namin sa iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ang aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alam ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan. At tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika. At pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karuwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat
na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga nakakakita sa iyo at iyong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari at walang sinumang makapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. At nang mamatay, pati bangkay niya ay napagkita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumutanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin.
Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kung hindi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinisikap po natin tuparin ang kalooban ng Diyos araw-araw at tumutulong ang pagninilay natin. Nagsisimba tayo, ang salita ng Diyos naway maging linaw kung ano ang ibig ng Diyos para sa atin. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Unang pagbasa, aklat ni Sirak. Bagamat pinagnilayan natin, unang hari, pangalawang hari, itong aklat ni Sirak tungkol pa rin sa propetang Elias. Si propeta Elias, di ba? Yung kautusan, si Moises yun. Ang mga propeta, ang pinakamodelo, pinakaehemplo, si Elias. Kaya nga sa transfigurasyon, di ba? Si Jesus, nasa tabi niya si Moises at si Elias. Siya po ang larawan ng mga propeta. Bakit si Elias? Sapagkat siya ay mensahero ng Diyos, mga propeta, matapang, malinaw. Pinahayag niya napakadaming peking Diyos-Diyosan. Isa lamang ang Diyos na buhay. Isa lamang ang totoong Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Yan ang pong pinangaral ni Elias, mensahero ng Diyos. At ang malwalhati niyang wakas, mga chariot, karwahe ng mga kabayo, sa isang ipo-ipo, apoy na umaapoy na karwahe, hindi nasusunog, iniakyat siya, dinali siya sa langit si Elias, nakasakay sa karwahe, sa chariot ng apoy. Simbolo ng luwalhati at tagumpay. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Mateo, ang panalangin modelo. Ganito kayo mananalangin. At itinuro ni Jesus ang Ama namin. Dasal na itinuro ng Panginoon. The Lord's Prayer. Ama namin, kinakausap natin ang Diyos bilang mabuting magulang. Pinupuri natin siya, sambahin ang ngalan mo. Ang kanyang ngalan, ang ngalan ng Diyos ay niluluwalhati, sinasamba, dinadakila, tinataas, tinatampok, tinatanghal. Bigyan natin siya ng honor. Kung ano nararapat sa Diyos, ibigay natin. Yan ang ikalulugod niya. At ang kanyang kalooban sa taas, dito sa ibaba, lalo na sa buhay mo, matupad. Unahin natin ang Diyos. Eh, syempre, meron tayong mga pangangailangan. Eh, mga mahal natin sa buhay,
kailangan natin kumain, mga pangangailangan sa taas ng, sa hirap ng buhay, sa taas ng gasolina. Kano na ba? 100 pesos na. Kakabot ka ng ulo, paano ka mabubuhay? Ngunit mabait ang Diyos. At, patawarin mo kami, Panginoon, tulad ng, ito, inulit pa nga sa dulo eh, pagpapatawad natin sa nagkakasala sa atin. Alam ko, mahirap ito. Yumuyuko na kayo, napapaubo na, pero lahat naman tayo ay, mahirap po kasi ito, walang duda. At ilayo niyo po kami sa mga masama, mga panganib, mga aksidente, mga sakuna, mga trahedya sa buhay. Proteksyonan niyo naman kami. Ipagsanggalang niyo naman kami. Yan po yung dasal natin. Dasal natin araw-araw yan sa banal na misa bago tayo mangumunyon. Yun na lang po. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa po ay maging malapit tayo sa ating Panginoon. Palalimin natin ang ating kaugnayan sa Kanya. Magsitayo muna ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuturo ni Jesus na maari natin tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. Tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at iyong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama namin lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan ay yung dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalo mo kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay pang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco namin Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, ng kaysa ng apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang makahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangalan sa binyag na ikalang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.